Liza, welcome to the program. Thank you po, Tito. Yung reaction mo? Kinakabahan kasi ako. Kasi first time ko eh. First time ko po dito. Here? Yes. Yes. Really? Oh, kaya salamat. Thank Alamig you. Alamig dito sa studio pero pinagpapawisa po yung kilikili ko eh. Welcome to TWVA. Thank you po. And thank you for being here. And this is going to be the first of many conversations. Oh no. 15 years in the business. Yes. Congratulations. And first anniversary being kapamilya. Yes. Di ba? Raisa, sa 15 taon, ano yung mga nabago? Actually, dito ba yung dami? Kasi nagsimula po ako sa artista search na takot sa tao. Mahiyain po ako sobra kasi introvert ako. So, marami nagbago, lalo na sa pakikitungo sa mga tao. Kasi takot talaga ako eh. Okay. Noong bata ka, sumali ka sa mga artista search. Ganun. Yes. So, mahiyain ka. Yes. Paano yun? Hindi po kasi talaga ako yung mag-audition. Yung pinsan ko po talaga. Sinamahan mo lang? Sumama lang ako. Okay. Kaya lang, hindi siya pasok kasi bata pa siya. Parang... Wala sa edad? Wala pa sa edad, di pa pasado. So, ako yung pwede. So, pinakiusapan ako ng tita ko na mag-audition ka. Yung una, nagdadalong isip pa ako. Pero kinausap kasi ako ng kuya ko na wala namang mawawala ko, itatry mo. So, tinry ko po. Pero sa puso mo, meron ka kahit konti na gusto ko rin? Siguro ho, kasi tinry ko siya eh. Oo, right. Kung takot na takot talaga ako. Tumakbo ka. hindi ko papansinin yung mga sinasabi right. nila. Alright, so isa yun, nabawasan ang yung pagiging mahiyain. Yes. Ano pa? Naging matatag po ako, Tito Boy. Kasi simula, pag after po nung nanalo po ako, pumasok na talaga ako sa totoong mundo ng showbiz eh. Alright. And then nagkaroon ng mga issues, as in agad talaga na puro chismis, ganyan. And then dun yung first na naramdaman ko, yung depression. Kasi hindi ko siya kayang i-handle. Mm, okay. So, yun yung isa yun sa mga reason kung ba't naging matatagpo ako ngayon. Na pag mayroong mga issues, ngayon din na deadma ko na lang. Okay, yung depression. Yes. How did you go, how did you move beyond it? Yung first po. Raisa, I'll rephrase. How bad was that? Super bad. Na minsan natatawa na lang po ako pag binabalikan ko siya. Kasi bata pa ako nun eh. Siguro mga 16, 17. Yun. Okay. So, meron akong ginawa na parang uminom ako ng, alam niyo, ano nga po tawag dun? Doon sa shoes, yung nakikita niyo parang laso na bawal inumin yan, yung mga ganun. What's that? Yung parang gel na bilog. Yes. Oh, okay. Yes, yun. Silicone gel? Parang ganun. Silicone gel? Parang ganun. So, ininom mo yun? Inipon ko lahat ng mga nasa shoes ko. Tapos, ininom ko po yun. And then, nag-ayos pa ako. Nagdamit ako ng maayos. Parang kasi gusto ko, pag nawala ako, maganda ako. Yung ganun. Ganun na yun nasa utak ko. And then, after that, nakatulog lang ako. And then, nagising na ako ulit. So parang ngayon, pag binabalikan ko siya, natatawa lang ako. Pero noong maraming bata ang nanonood sa atin ngayon, hindi mo sinubukan makipag-usap sa parents, hindi mo sinubukan makipag-usap sa, you know, isang taong iginagalang mo, or... Ako po kasi tahimik na tao eh. Sinasarili mo? Opo, kasi ayoko pong maging pabigat. Kasi alam ko na yung ibang tao rin na meron din silang dinadala. Okay. So ayoko pong dagdagan pa. You don't want to be fuzzed? Over. Yes. Oo. Pero ngayon na nalampasan mo ito, kung ikay magbibigay ng payo sa mga batang pareho ang pinagdadaanan, anong nais mong sabihin? Doon sa mga may under depression, lagi ko sinasabi sa mga post ko, minsan sa Instagram na wag kayong basta mag-give up. May mga kaibigan kayo dyan. Or kung nahihiyaman sila na i-share kung ano mo yung pinagdadaanan nila. Tama. Andyan si God. Yun po yung pinakaano. Kasi hindi lang naman po yung unang depression
nangyari sa akin. Meron pang pangalawa na mas mabigat po yun. So, yun po yung mas naano sa akin na sinave po ako ni God. Kasi parang nakausap ko siya na lahat ng pinagdadaanan natin is challenge lang yan. Ginagawa lang tayong strong para pagdating ng araw na mangyari uli yun, alam na natin kung ano yung dapat natin gawin. At meron ka ng huhugutan ng lakas. Yes. Para malampasan kung anumang pagsubok, yes, ang pagdadaanan. Kaya ang sinasabi natin ay huwag kayong mag-iipon ng silicone gel dahil hindi tama yon. Dahil hindi yan solusyon sa kung hindi talaga. Patutulugin ka lang. Oo, di ba? Huwag na. Tama ka. You have someone, a mother, a father, a friend, yes po, kapitbahay. Kasi karamihan po ngayon sa mga kabataan na nahihiya silang magsabi sa mga magulang nila. Huwag. Super huwag. You know, sobrang lucky nyo na meron kayong parents, right, na nasasabihan. May iba dyan na wala silang mga magulang, pero patuloy pa rin silang namumuhay. Tama. Na positive sila kahit minsan dalawang beses lang or isang beses lang sila kumakain sa isang araw, pero alam mo yun, ano pa rin sila, positive pa rin sila. 15 sila. Years in the business, what are you proudest of? Kung ano po ako ngayon. Ano ka ngayon, Raisa? Isa po akong napakasimpleng tao ko lang. Kumbaga, lahat ng natutunan ko, never ako nagmadali sa career ko kung nababagalan yung ibang tao, yung mga fans na ganyan, hanggang ngayon, ganyan ka pa rin. Hindi ka ba nagano yung ibang mukha sa bayan, may mga ganito na show, ganyan-ganyan. For me kasi, mas okay yung slowly but surely na bawat year, meron kang natututunan. So, mas meron kang mapaghuhugutan sa bawat trabahong ibibigay sa'yo. So, yun po yung naging mahaba po yung pasensya ko ngayon. Ganda. Each to his own journey. Opo. Saka nawala po yung, kumbaga wala po kong insecurity sa sarili ko or sa ibang tao. Ingit sa katawan. Wala po talaga. Kung may naangatan, may umangat sa akin, okay, congrats. Okay. Pero napakaganda dahil ngayon, pag sinabing Raisa Sinon, meron kang marka, lalo na sa pagiging kontrabida. Ito ba'y inaral mo? Ito ba'y pangarap mo? Anong kwento? Hindi ko naman po siya pinangarap. Na maging kontrabida? Yes. Okay. Hindi ko rin naman pinangarap maging bida. Kasi po, ngayon... Anong pinangarap mo? Gusto kong maging actress. Character actress. Okay. Iba-ibang klaseng character yung gusto kong maano. Hindi bida, hindi kontrabida. Bida. You just wanted to be an actor. Yes. Okay. Na ano lang po yan sa isa kong show dati. Okay. Na wala ka nang ginawa kundi makipag-away, makipagsabunutan, sigawan, makipagbatuhan. Yes! Yun nga po. Oo, pati hindi siguro ko malimutan. Siguro po, Tito Boy, na-enjoy ko yung pagiging kontrabida. Bakit? Kasi nalalaro mo yung character. Mm-hmm. Hindi kagaya ng bida na plain lang yung character niya na kailangan maawa ang tao sa'yo, okay, maging mabait ka lang na ano, na ganito. Grabe kayo nun? Nagsasabunutan kayo kung saan-saan, nagbabatuhan ng ulam, lahat. Yes po. At walang pinipiling lugar, simbahan, palengke, kalsada. So, oo, na-enjoy mo yun. Na-enjoy ko po yun. Okay. Pero saka yung... mas nilalabas mo lahat eh. Mm-mm. Kasi yung character na yun, sobrang iba-iba. Parang bipolar na siya eh. So, mga tripolar. Oo, mga ganun po. Minsan mabait, minsan ano. Ito'y baon-baon mo ngayon sa The General's Daughter. Iba naman po yun sa General's Daughter. Ito naman po, inaral ko na talaga siya. Inaral mo na ito? Yes, kasi po, nakakatakot po eh. Kasi yung mga kasama ko, napaka-veteranong artista. Kanino ka natakot? Sa lahat. Talaga? Sa lahat po. Lahat, bawat... Every time po na nakaka-excite ako sila, kinakabahan po talaga katulad, ako. Katulad ni Angel, ganun? Opo, kahit si Ate Angel, kapag lalo na pag sa fight scene, sobrang kinakabahan ako kasi baka magkamali ako. Eh, sobrang galing pa naman yung mag-fight scene. Right. And then... Napaka-committed na aktor, yes, ni Angel Roxino. Sobra po. Tapos,
si Miss Yula yung mommy ko doon. So, wow, yes. Di ba? Yun lang ang masasabi ko. Ang tatay ko po si Tito Albert. So parang, bawal magkamali. Pero at the same time, Ryza, na-excite ka ba na pag nakakasama mo ang lahat ng ito, alam mong meron at meron kang matututunan? Opo. Di ba? Yun naman po talaga yung ano ko. Pero you're so effective in your role. Inaaway ka ba ng mga tao? Kanina lang po may nang-away. Talaga? Inaaway ka? Paano? And nainis sila. Kasi syempre, yung character ko as Jesse, sobrang laking inggit niya kay Rian. Dahil, feeling niya kasi, nakikipag-kompetensya si Rian sa kanya. Like, gustong kuhanin lahat sa kanya. Si Ethan. Okay. And then, yung family, naging close kasi sa kanya. Eh, siya kasi ampon. So, talaga yung insecurity niya, sobrang laki. At saka ang halim. Oo, ang takot na takot siya na mawala dun sa picture. So, ginagawa niya ang lahat. Huwag lamang siya mawala dun. Mm-hmm. Yung mga action scenes, yung mga barilan ninyo na sa The Jealous Daughter, ano to, inaral mo? Paano mo pinaghahandaan ang mga ito? Before kami mag-start, syempre, inaaral po namin lahat. Meron po yan bilang para hindi po rin magkasakitan yung mga artista. Anong bilang? Bilang, one, ito yung one, yun tayo ka nga. paano? Hindi, no, this is very important. Kasi, maaaring nagtataka ang mga tao, paano kayo nila nagagawa ito? Timing po kasi yun. Na hindi nagkakasakitan. Okay. Halika dito, Ryza. Kunyari, pag sumuntok po ako dito po kayo. Tapos? Tapos gaganon. Ako naman. Ka. Dito po, ito. Okay. One. Pak. Okay. Tapos gaganon ako. Dito naman ako? Hindi po. Paano? Pag sinuntok. Pag sinuntok, oo. Pak, tapos ito. Pwede nyo pong hawakan yung kamay ko. Pwedeng hawakan. Tapos pwede nyo akong sutukin. Ayun. Sige, yung routine na yun. Ganda, no? Okay, sige. Pak. So, saan pak? Sige, pak. Tapos dito po. Ayun. Gaganon. Ulit. So, pak. Okay. Pak. Ganon. Sige. Ikaya na dito, boy. Paano ba sinasabunutan ang walang buhok? Yun na nga eh. Ngayon? Nahihirapan po ako. Sige, alam ko na. Game. Alam okay. ko na. Okay. Go. Pak! Sige. Ay, hindi pala. Mali. Ito po. Mali, ito pala. Pak! Yung kinay mo! Yung kinay mo! Sige. Ganun pala yun, kaya hindi nagkakasakitan. Kasi po, so may bilang take, po siya. Oo, meron talagang... May rehearsal and then yun po. Ah, okay. Para hindi magkakasakitan. Pero alam mo, pag may emosyon niya, di ba? Parang minsan po talaga, yes. Nagkakaabot. How yes, ko, nagkakaabutan? Minsan nagdadala po. Nagkaka... Na ano rin po, na nagkakatamaan na rin po. Oo, kahit gaano ka... Ingat, dahil may emosyon na. Yes. Nadadala na po minsan. Oo, naaabot mo. Yun ang ibig kong sabihin. Pero yung barilan, do you train? Nag-train po kami sa paghawak. Uh-huh. Lahat po kami dun. Kasi sundalo po kasi kami. So, kailangan proper po yung paghawak ng mga baril. Oo, dahil, tama, yung soldiers. Bago pa yan, mag-umpisa ang Jell's Daughter. Yes po. Ang mahirap, pag nasisilip ko ang palabas, di ba? Yung may action ka na, may linya ka na, may blocking ka pa. Yes. Di ba? Opo. Tignan mo itong mga... Ang hirap, mahirap, no? Mahirap po. Sobrang hirap po talaga. As of now, ano yung pinakapaborito mong eksena? Siguro yung nandun po kami sa sasakyan, yung kinuha niya po yung sasakyan ko, doon po yung pinaka-favorite ko. Kasi yun yung sinunto ko siya, tapos hinila ko po yung seatbelt. Si Rian po. Rian, oo. Yun ang paborito mo. Nag-uusap kayo ni Angel? Opo, kung ano po yung... Nag-ano po rin siya, nagbibigay po rin siya ng tips sa akin kapag ganituhin mo para mukhang ano talaga, na nasasakal talaga, ganun. Oo. Ang hirap, no? Pag sinasabi ng mga tao kasi ang dali mag-artista, hindi. 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 Kaya minsan yung mga nagbabash na parang ang dami nilang alam. Oo. Na parang gusto namin sabihin, kayo kaya dito, palit tayo. Pero mahirap. Mahirap kasi pinagsasabay-sabay, no? May emosyon, may action, may timing. Depende pa po sa lugar kung malamig or mainit.
Yun pa po. At walang excuses, no? Walang excuses. Hindi ka pwedeng... Saka ilang ulit po namin ginagawa yun. Ilang beses po namin ginagawa kasi wide, close up. Tapos yung mga angulo pa, yung mga details pa po. Ako gusto ko yung mga nagtataguan, yung bakit yung gano'n, yung may mga... Try natin. Ay, ito. Yes. Try natin. Oh, ito. Yes. This is your hobby. Pag-usapan yes, natin archery. Muna ito. Archery. Okay. Tapos... Isa po kasi ito, yung archery po, isa po sa mga outlet ko sa depression. Ah, ito. Yes. Ito. And then painting din po. You paint? Yes. Ano ito? Payo sa'yo ng doktor? No, ako lang po. Ah, ikaw lang. Okay. And then, so how often do you do archery ngayon? Ngayon po, hindi masyado. Dahil kasi sa schedule mo. Po. Ang painting din, yes. that's a nice hobby. Painting naman po, pag sobrang broken ako or malungkot ako, doon lang po nakapag-paint. Marami ka nang pinaint? Opo. Sana mag-exhibit ka. Kaya lang, hindi ako yan. Hindi, okay lang yun. Turuan mo ko mag-archery. Yeah. Okay. So, demo, si Ryza, ganyan ang kanyang support. Ay, sorry. Ay na putol, sandali lamang. Aayusin natin yan. Ito ay... Hindi, dyan, okay. Diman, ako naman dito, parang kwintas. Gusto ko yung mga eksena sa action. Ayan, tatago tayo. Labas ka dyan! Labas ka dyan! Yung gano'n. Gusto ko yon. Labas ka dyan! Ayan, labas ka! Inagaw mo si Ethan! Ganon. Yung ganon. Gusto ko yung mga eksenang ganon eh. Ah, sige. Di ba? Oo, ganon. Sandali, magpapaturo muna ako. Paano ang ano? Baliktad. There. Okay. Tapos yun. Oo. Ako si, pangalan ni Angel? Si Rian po. Rian, ikaw si? Jesse. Jesse, okay. Basta 4, 3, 2, 1, action! Panibasa, ampun ka! Kaya pinag-iinitan mo ko! Hindi, mapapasaya si Rian! Si Rian, si Ethan! Ayan! Ano mo, pinagtatawanan mo ang sarili mo! Lumabas ka dyan! Lumabas ka dyan! Ayan! Alam mo, ang daya mo, marunong ka, ako hindi! Nasaan ka na? Magbabayad ka! Ayan! Tinamaan ako sa noo! Ayan, wala! Andali! Inagaw mo! Inagaw mo sa akin si... Ano ba? Inagaw mo sa wala akin Wala na akong si... bala! Wala ka ng bala, ako marami pa! Ano ba? Saan bang bibitawan? Dito po! Alam ko na. Wala ka ng bala! Kali. Ay, nako. Nakakapagod. Ano ba ito? Gaano ka nakatagal na nag-archery? Matagal po. Siguro nung 2010. Ang sarap niya actually, no? Yes. Kasi pero pulso pag, eh. Pero pag totoo po yung talagang tinry niyo, sobrang nakaka-relax po siya. Kailangan stable kasi ang pulso. Parang firing yan eh. Yes. Di ba? Okay. Yung katanungan mula sa Twitter, mula kay at Lady Jandos. Bakit ba naghiwalay sina Ryza at Cholo? Awkward siguro dahil magkasama sila sa The General's Daughter. Ano ang kasagutan? Malalaman natin sa pagbabalik ng TWBA. Ryza is on TWBA. Mamaya pa yung aming fight scene. May part 2. Nakapagod pala yun, ano? Diba? Ibang klas. Labas ka dyan! Inako mo sa akin si Ethan! Yung gano'n. Sobrang nakakapagod po yun. Lalo na pag range. Ako, pag range na po talaga, minsan hindi ko na alam kung paano. Nag-ano po ko, nanginginig na ako kasi hindi po kasi ako, hindi, kumbaga hindi normal sa akin yun. Right. Kapag nagagalit kasi ako, tahimik lang ako eh. Ba't bilang artista talagang diba? Lahat mo gagawin yun, di ba? Oo, sabi ko, Okay.
mahilig ka mag-ipon daw. Yes. Kwento. Hindi po, nag-start po yan kasi yun sa, ang dami kong 20s. Oo, ito, oh. Yun. Ganyan po, ayan. Ayan, oh. 20s and 50s. So, nilalagay mo, doon po. 20s and 50s dito. Plus 5 and 10 na coins. Tawag namin dito garapon. Garapon. Sa inyo rin, garapon. Oo, yes, okay. Po. And then? Iniipon ko lang po. Tos, hindi mo nagagalaw? Na kapag po, kapag sa tingin ko punong-puno na, ilalagay ko ulit sa bank account ko na lang. Right. Sa bank ko na po nilalagay. Tapos, ulitin ko ulit. Pwede ako magsabi, ako naman hindi garapon. If you come to my house, planggana. Ah, talaga? Eh, pero open? Open. Totoo yun. Pero yung malaki, yung batsa, open. Coins at saka 20s and 50s. Yes, ganun po ako. Oo, dahil sabi ng feng shui, swerte. Ganun ako, hanggang nakakaipon. Pero, pag may kailangan ako, halimbawa, bilhin, taho, halimbawa, pakibilin nyo nga ako. Mabilis na, di ba? Pero, nakakamagkano? Yung minsan? Last time po, siguro mga nasa 60 to 70K po yun. Galing, no? Apo. Tapos, i-deposit mo na. Saka hindi mo mararamdaman eh. That's nung right. Nag-iipon ka, kapag kunyari, inaano mo lang na gano'n, tapos meron ka na palang 70,000. Paano mo natutunan na yan? Paano nag-umpisa yan? Paano ko ba nasa? Kasi meron, that time, meron po kasi mga gustong bilhin. Ayun. Tapos, meron po yung label na nakalagay para sa ano, sa iWatch, tapos para sa ganito. Ganun po. Sa oven, ganyan. Ang galing. Oo. Tapos nilalagyan-lagyan gandang mo pong ganun. Gandang tip yan, ha, sa ating mga kaibigan. Oh, di ba yung garapon na ito para sa ganito? Opo. Para sa... Pag meron kang gustong bilhin na bagay, lagay sulat mo. Sulat mo doon. Gusto ko na, kunyari, gusto ko iPad or bago iPhone, doon mo lang. Right. Hanggat naipon mo. Opo. Very good. Okay, let's go to the Twitter question. Huwag na, next po. Joke lang. Ano na lang, halika. Kaya ano mo, na lang, fight scene na lang. Fight scene na lang. Bakit naghiwalay si Riza at Cholo? Awkward siguro na magkasama kayo sa The Jell's Daughter. What is the story? Sa totoo lang po, dito ba ako siya pag-usama? Ah, talaga? You're yes, not comfortable? Oo. Yes, kasi ano eh, kumbaga parang pinili ko po maging private na lang. That's true. So, sa amin na lang siguro yun, kung ano man po yung meron sa amin. Okay, dito na lamang. Have you remained friends? Sa ngayon, hindi ko masasabing we're friends. Okay. Dahil bago pa lamang? Yes. Uh-huh. And hindi, ayoko rin naman magsara ng door or magsabi ng tapos. Pero sa ngayon po, sa nararamdaman ko, parang hindi pa ako ready may pag-friends. How long were you together? Huwag natin pag-usapan ng detalye. 2 years. 2 years, oo. Mahirap kasi it's pain. And, yeah. Pero dito na lamang, anong natutunan mo sa relasyong ito? Haha! Oo. Di ba? Sa bawat karanasan kasi, lalo na yung painful, somehow siguro, we learn ano something. Yes. Diba? Siguro ano, natutunan ko po, kailangan magtira ka sa sarili mo. Kasi kapag hindi ka nagtira, nawawala ka eh. Na hindi mo na nararamdaman yung sarili mo hanggang sa hindi mo na rin kilala yung sarili mo. And then, huwag ka rin basta-basta nagtitiwala. No, it's you know, when you say that kasi, hindi lamang ang sinasabihan mo ang sarili mo, but you're sharing an experience with others. Yes. Oo, kasi we're not talking about sino ang may mali, sino ang may tama. Opo. Ang pinag-uusapan natin, yung pulot mo eh, doon sa nangyari sa buhay mo. Oo. I know it's a very difficult question to ask, but this is not your first relationship, right? No, no. When do you know that you're ready to fall in love again? Ikaw bilang Riza. Ngayon? Oo, yung bilang Riza as ako, a person. Ako sa ngayon po, sa totoo lang, hindi ko po siya pinagdadasal na. Hindi. Hindi na. Sabi ko na lang, kayo na kong bahala, Lord. Kung dadating, hindi ko na lang po hahanapin. Kasi dati, hinahanap mo? Siguro ho. Hinahanap ko siya. Yun ang leksyon, di ba? Oo. So ganda. Ngayon, ano na lang ako, life goes on, go with the flow. Kung may dumating, thank you, Lord. Kung wala, I'm okay. Yes, I'm okay. That's true. You know, kaibigang Ogie Alcacid, parati ko to sinasabi. Sabi ko, Ogie, kailan mo nalalaman that you have moved on? Sabi niya, pag nakita mo yung tao, I mean, in the context of relationships,
pag nakita mo ang tao at okay ka na, naka-move on ka na. Pero pag nakita mo ang tao at medyo hindi ka pa okay. Actually, Tito Boy, naka-move on na ako. Ah, talaga? Yes. After pa lang ng, kasi ako po yung tipo ng babae na no. Binibigay ko kasi lahat. Okay. Hanggang sa sumagad na ako eh. And then kapag wala na, doon pa lang, ganun kadali sa akin mag-move on. Kasi nabigay ko lahat. Wala akong pagsisisihan kasi nagawa ko yung part ko. Gaano kahirap na kayo magkasama sa isang palabas? Hindi naman mahirap. For me ah, kasi hindi po eh. Kapag trabaho kasi ako, trabaho eh. Do you have scenes together? Yes. Kapag po personal, hindi ko po talaga dinadala. Mm-hmm. Hindi ko siya dinadala sa trabaho. Pagdating ng trabaho, trabaho? Opo, trabaho lang tayo. Ganon. Oo. At ikaw yung tipong babae that, halimbawa makita mo na yung ex-boyfriend mo ay dinidate. Halimbawa si Cholo, may dinidate na. Okay lang. You're okay. Masaya ako para sa kanya. Alam mo dahil sa sinabi mong yan, ito, regalo namin to sa'yo. Sana may laman, Tito Boy. I love you, Ryza. Tito Boy, balas yan mo ng laman. Uy, alam mo, pampaswerte. Totoo nga naman. Lagyan natin ng laman. Mamaya, lalagyan ko yan. Ayan. Dali, dyan, dali. Ano? Check it po ba, bibigay niyo, Tito Boy? Cash. Paano naman, dapat meron. Mas pala mas gusto ko yun. Yes! Oo. Ayan, ha? Ayan. Oo. Yan, Tito Boy, ha? Love it. Oo, ayun. Hindi, alam mo, papaswerte talaga yun. Yes. Di ba, totoo yun? Sa audience po, pakibigay na lang po, paso-paso. Yan ang regalo namin sa'yo. Salamat po. Di ba, ipon para sa bahay. Yes. Sabi nga namin, say it and it happens. Yes. Nakikinig ang Diyos, eh. Di ba? Since this is your first time, we have to do fast talk. Sige po. Okay. Okay po. Ready? Ready. Sige. Ryza, give or take? Give. Puso, isip? Hindi ko alam. Pareho na lang po. Sakal, sampal? Sampal. Kamote, saba? Saba. Masahe, pagkain? Mahirap, pareho. Yakap, halik? Yakap. Darna, Valentina? Darna! Katniel, Josh, Leah, Lizken. Katniel. Kanino ka mas close? Angel Oxin, Angelica Panganiban. Pareho silang anghel sa buhay ko. Sinong mas angas? Rian Cardo. Magkaiba sila eh. Sinong mas namimiss mo sa GMA? Mga friends ko. Katulad? Sila China. Paboritong bundok? Pamintinan. Free day mo, saan ka pupunta? Bundok. Sinong kasama mo? Friends. Huling beses kang natapilok? Hindi ko po matandaan. Huling beses kang kinilig? Yung nagluto ako ng sinigang. Ugaling kinaiinisan ng lola mo? Sabi niya kanina, andiyo po yung lola ko. Ay, lola! Ayun po. Sabi niya yung hindi kumikibo. Ako po yun eh. So ako yung kinainisan niya. Kung dessert ka, ano ka? Chocolate cake. One song you can dance to forever? Hindi ko po alam. Saan ka hindi magaling? Pagkanta. Hidden talent. Wala, hindi ko pa na-discover. Anong laging nasa bag mo? Mint, wallet, phone, cologne, and... Cash. Funniest person you know? Me. Sexiest kapamilya actor? Jason Rivera. Sexiest part of your body? Eyes. Lights on or lights off? Pwedeng pareho. Yes or no, does size matter? Doesn't matter. Alam mo, hindi ko malilimutan to. Nag-action scene kami ni Ryza. Invite everybody. Yes, mga kapamilya, sana patuloy niyo po supportahan ng The General's Daughter ko Mondays to Fridays after po ng Provinciano. Maraming salamat, Ryza. Maraming salamat po, Tito. Looking forward to our next eksena. Yes. Sige po. Diba? Paghahandaan ko yan. Paghahandaan ko rin yan. Yung archery na yan, alam ko na yan sa susunod sana natin. Sana masabunutan na kita, Tito. Hindi lang yung kilay. Buhok na. Opo. Magdadala ako ng buhok. Yes! Happy birthday, Tita Long Gumatay and Joy Soko. Joy, happy birthday. Our abundance in the studio. Thank you. Boys of La Carmela de Boracay, Joby Linsangan Moreno, and Lawrence Moreno of Orange Blush Salon, Bart Borja of IMG, Move On,
Mario Theros Clothing, True Money. Sa inyong tulong sa amin, maraming salamat. Also, mga kapamilya, bili na ng official Summer is Love shirts for 375 pesos each mula sa ABS-CBN Store, ABS-CBN Studio Experience, www.abs-cbnstore.com at sa mga authorized retail partners tulad ng O-Shopping, 7-Eleven, Click, Shop at the SM Store. Bumili lamang sa mga authorized sellers dahil walang katulad ang totoong love. Live and love in abundance and always make your nanay proud. Be kind. Abundance. Good night. Tonight with Bo-